Noong March 18, 2018, nangang isang abalang kalsada ay biglang tumahimik nangang sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaungaw sa paligid. Matapos nun, isang katawan ng lalaki ang humandusay sa sahig habang ang salarin ay dalidaling nagmaneho paalis sa pinangyarihan ng krimen. Ang lalaking biktima ay kinilala bilang si Ronald. Tara, tunghayan natin ang buong istorya ng kanyang kamatayan. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Ronald Allen Whitehead o kilala sa palayo na Ron at tatawagin naman nating Ronald ay ipinanganak noong May 27, 1943. Siya ay lumaki at nanirahan sa King County, Washington. Sa loob ng 42 taon, nagtrabaho siya sa iisang kumpanya na hindi nabanggit. Inilarawan si Ronald bilang isang mapagmahal na asawa kay Velma Ogden, ama kay Kimberly Whitehead at stepfather kay John Ogden. Maliban dito, siya ay isang tahimik at dedikadong tao at isang tagapayo sa marami. Noong madaling araw ng March 18, 2005, nakatanggap ang 911 ng tawag mula sa isang lalaking nagngangalang Don Engstrom. Ayon sa kanya, nakakita siya ng isang lalaki na tinulak palabas sa isang itim na Mustang at pagkatapos nakarinig siya ng 3 putok ng baril. Matapos barilin ang biktima, umalis na ang sasakyan at iniwan ang lalaki sa intersection. Lumipas lamang ilang minuto, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen upang mag-imbestiga. Kaya nakilala ng pulisya ang biktima bilang si Ronald dahil sa kanyang driver's license. Sa kanilang pag-imbestiga, si Ronald ay binaril sa ulo at 3 beses pa sa likod. Nakakita rin sila ng 3 shell casing malapit sa katawan ng biktima na may tatak na 9/18 Mac. Batay sa pagsusuri, ang mga shell casing ay mula sa 9mm Makarov. Ang Makarov ay isang brand ng European pistols. Natukoy din ng pulisya na batay sa tama ng bala ni Ronald sa ulo, ang bumaril ay maaaring nakapwesto sa likurang upuan ng kanyang sasakyan. Pagkatapos barilin sa ulo, itinulak si Ronald palabas ng kotse at binaril ng 3 beses pa sa likod. Pagpapatuloy sa pagsasalaysay ng saksi, sinabi niya na nakita lamang niya ang isang paa na sumipa kay Ronald palabas ng kotse, ngunit hindi niya nakita ang driver at nakita niyang lumiko ang sasakyan pakanan. Matapos ang pagsisiyasat sa pinangyarihan ng krimen, agad na pumunta ang mga pulis sa bahay ni Ronald para ipaalam ang nangyari sa kanyang pamilya. Habang nasa bahay, nakilala nila ang kanyang asawang si Velma, ang kanyang stepson na si John at ang kanyang anak na babae na si Kimberly. Nang ipaalam nila ang nangyari kay Ronald, si Velma ay hindi mapakali. Si John ay sumusuka sa isang basurahan at si Kimberly naman ay umiiyak. Alam ng mga pulis na nagdadalamhati pa ang pamilya ni Ronald, ngunit kailangan nila silang kausapin para sa ilang impormasyon. Ayon kay Velma, isang pangkaraniwang araw lamang ang lahat. Si Ronald ay naghanda para sa trabaho gaya ng dati, hinalikan niya si Ronald at pinanood niya itong nagmaneho paalis ng bahay nila. Ayon naman kay Kimberly na mahilig tumulong ang kanyang ama sa tuwing may nakikita itong humihingi o may kailangan ng tulong. Kaya maaaring nakakita siya ng isang hitchhiker na kanyang pinasakay. Pagkatapos ng kanilang pahayag, tinanong ng mga pulis kung naiwan ba ni Ronald ang sasakyan nito at ang kanyang cellphone. Sumagot naman si Velma na gamit ni Ronald ang kanyang sasakyan pati na rin ang cellphone nito nang umalis. Dahil dito, nagpasa ng emergency request ang pulisya para sa mga talaan ng telepono at GPS ni Ronald. Nakuha nila ang mga coordinate ng latitude at longitude kung nasaan ang sasakyan ni Ronald. Natagpuan ito sa parking lot ng isang assistant living facility malapit sa isang dumpster. Kinapanayam ng pulisya ang ilang empleyado mula sa loob. Sinabi ng isang empleyado na kadalasang pumaparada siya malapit sa dumpster sa likod. Ngunit noong March 18, 2005, sinabi niyang nakita niyang isang maliit na lalaki na nakasuot ng itim na sweatshirt na nakaupo sa kotse. Pagkatapos, lumabas ang lalaki at lumayo sa sasakyan. Nasabi ng empleyado sa kanila na dumating siya sa trabaho mga bandang 5:53 ng umaga, samantala ang tawag naman ng 911 ay mga bandang 5:44 ng umaga, na kung saan 9 minuto lamang ang nakalipas.
Ang kotse ay nilagay sa surveillance sa loob ng ilang oras para tingnan kung may babalik pa para kunin ito. Ngunit kalaunan, na-impound ito at dinala para sa isang pagsusuri. Sa pagsusuri, natagpuan ang mga fingerprint ni Ronald, pati na rin ang ilang mga fingerprint mula sa mga miyembro ng kanilang pamilya. Nakakita rin sila ng isang Makarov shell casing at bala sa loob ng kotse. Pagkatapos, ito ay kinumpirma sa iba pang tatlong casings na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Batay sa resulta, ang lahat ng apat na casing na pinaputok ay lahat mula sa pareho o iisang baril. At batay naman sa pag-iimbestiga, binaril si Ronald mula sa backseat ng kanyang sasakyan bago siya itinulak palabas ng sasakyan at pagkatapos ay binaril muli ng tatlong beses. Dagdag pa, pinaniniwalaan na kaliwete ang salarin dahil sa pinagdaanan ng bala. Sa pagkatamputok ng baril sa ulo ni Ronald ay pumasok sa kanyang bungo at lumabas sa kanyang sentido. Noong una, inakala ng pulisya na ang pagpatay ay resulta ng isang carjacking, ngunit di nagtagal lumalabas na ito ay kaso ng murder. Kaya nag-background check ang pulisya patungkol kay Ronald. Nalaman nila na marami itong baril na nakarehistor sa kanya, at dalawa sa mga baril na ito ay mga Makarov. Kaya hiniling ng pulisya kay Velma na kunin ang mga baril ni Ronald sa kanilang tahanan. Dinala ni Velma ang isang Makarov pistol at dinala lamang ang kahon na lalagyan ng isa. Habang kinakausap ng mga pulis si Velma, nakatanggap ang mga pulis ng tawag sa telepono mula sa mga kapitbahay ng Whitehead. Sinabi sa kanila ng kanilang mga kamag-anak na pinakitaan sila ni John ng baril. Mga dalawang araw lamang ang nakalilipas bago ang pagpatay kay Ronald. Kaya dahil dito, parehong pinapunta sina Velma at John sa istasyon para sa mga panayam. Una nilang tinanong si Velma at tinanong nila siya patungkol sa kanilang relasyon bilang mag-asawa. Sumagot naman si Velma na maganda ang kanilang pagsasama, ngunit mayroon silang problema patungkol sa utang na nagkakahalaga ng humigit kumulang $75,000. Pagkatapos, tinanong naman siya kung may iba silang naging ibang karelasyon maliban sa isa't isa. Sumagot muli si Velma na mahal nilang isa't isa. Matapos ang panayam kay Velma, tinanong naman ng mga pulis si John tungkol sa relasyon nila ni Ronald. Sinabi ni John na si Ronald lang ang nakilala niyang ama. Dahil mula pa noong siya ay isang taong gulang, nakagisna na niyang ito ang kasama sa buhay. Patuloy sa kanyang salaysay, mahilig umano sila mag-ayos ng mga sasakyan ni Ronald at tinutulungan naman siya ni Ronald sa kanyang mga gawain sa paaralan. Pagkatapos, tinanong naman si John kung bakit siya nakitaan na may dalang baril. Mga dalawang araw na bago pinatay ang kanyang stepdad. Noong una, tinanggi niya ito. Ngunit kalaunan, inamin nga niya na may hawak siyang Makarov na baril. Pagkatapos naman ng panayam, hinanap naman ng mga pulis ang mga record mula sa computer ng pamilya ng Whitehead. Batay sa mga tala, nalaman na sinubukang bumili ng mga bala ng Makarov si John sa makarov.com. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ni John ng kanyang mga personal na webpage. Maliban dito, nalaman din nila na nakikipagrelasyon si Velma sa kanyang katrabaho. Kaya ito ay nagsinungaling sa kanila. Sinabi ng mga katrabaho ni Velma sa pulisya na hindi sinubukan ni Velma at ng lalaking ito na ilihim ang kanilang relasyon dahil lantaran ng kanilang paglalandian at nagbibigay pa ng regalo sa isa't isa. Kaya naniniwala ang mga pulis na may kinalaman ang mag-ina sa pagkamatay ni Ronald, ngunit wala silang sapat na ebidensya na magdidiin sa kanila. Dahil doon, nagsikap ang mga ito na kumalap pa ng maraming ebidensya. Samantala, tiningnan ng mga pulis ang larawan ng kotse ni Ronald mula noong araw na sinuri ito. Sa isang larawan, makikita na nakababa ang backseat. Kaya natukoy nila na maaaring ang salarin ay nagtatago sa trunk at gumapang hanggang sa backseat. Sa trunk, nakakita sila ng isang palm print na hindi tumutugma sa mga print ng sinuman sa pamilya ni Ronald. Dagdag pa, nalaman din ng pulisya na nagpaplano sina John at Velma na umalis ng Washington. Maliban dito, nakakuha rin ang pulisya ng mga talaan ng telepono mula sa pamilya ni Ronald. Sa mga talaan ng telepono, nagkaroon ng tawag sa Whitehead Home noong March 18, 2005 na mga bandang 12:13 ng madaling araw. At may mga tawag din mula sa lumang cellphone at sa bagong cellphone ni John. Dagdag pa, mayroon ding 53 mensahe na ipinadala sa pagitan ng dalawang telepono. Ang mga numero ng telepono ay mula sa isa sa mga estudyante ng Mount Rainier High School kung saan nag-aaral si John. Isang estudyante ang nagsabi sa pulis na ang taong maaaring tumulong kay John ay malamang ang kaibigan nito na nagangalang Wilson Siachap. Si Wilson ay isang kilalang miyembro ng gang
at nakatira halos isang bloke ang layo mula sa kung saan natagpuan ang kotse ni Ronald. Noong June 22, 2006, gamit ang isang cadaver dog upang sumubaybay ng amoy, nakarating sila sa direksyon ng bahay ni Wilson na kalaunan ay nawala ang sinusundang amoy. Gayunpaman, pinuntahan pa rin nila ang bahay ni Wilson. Ngunit pagkarating wala si Wilson doon dahil nasa kustodiya pala siya ng mga pulis noong pang June 12, 2006 para sa hindi nabanggit na kaso. Sa istasyon, nalaman nila na ang print palm ni Wilson ay tugma sa nakita sa trunk ni Ronald. Ngunit itinanggi ni Wilson na sangkot siya sa pagpatay kay Ronald. Pero inamin niya na binigyan siya ni John ng lumang cellphone para makapag-usap sila tungkol sa mga pyesa na sasakyan. Dahil sa hindi pag-amin, nagpa siya ang pulisya na ihinto ang pakikipanayam sa kanya at naisipan nilang dalhin muli si na John at Vilma sa istasyon. Ngunit sa pagkakataon na yon, tumangging magsalita si John, kaya pinalaya siya. Samantala, sinabi ni Vilma na alam niyang may kinalaman si John, ngunit hindi niya alam kung sa papaanong paraan. At pagkatapos ng panayam, pinayagan din nilang umalis si Vilma. Dahil sa pahayag ni Vilma, inaresto si John. Sa pagkakataon na yon, inamin ni John sa pulisya na gusto ni Vilma na hiwalayan si Ronald nang hindi talaga nakikipagdiborsyo. At umamin na rin si John na kinuha niya si Wilson bilang shooter. Kaya dahil naman sa salaysay ni John, kinausap muli nila si Wilson. Sa pagkakataong ito, nagsinungaling ang mga pulis. Sinabi umano ni John at Vilma sa kanila na siya ay kanilang asong sumusunod sa kanilang gusto. Kaya nang may inutos sa kanyang ipapatay, ay ginawa niya. Kaya naman sinabi ni Wilson na ginawa niya ang mga bagay na yon dahil bibigyan siya umano ni na Vilma at John ng $1,000 at mga piyesa ng kotse bilang kabayaran. Patuloy sa pagtatapat ni Wilson na noong March 18, 2005, kung kailan naganap ang pagpatay, siya ay nasa bahay ni John. Sinabi ni Wilson na nag-research sila ni John sa internet hanggang 3:18 a.m. nang magsimulang maghanda si Ronald para sa trabaho. Habang abala si Ronald, si Wilson naman ay nagtago sa garahe. At gamit ang telepono, sinabihan siya ni John na magtago sa trunk ng Mustang. Sinabi ni Wilson na binigyan pa siya ni Vilma ng guantes na hindi niya isinuot. Habang nagmamaneho na si Ronald ng kanyang sasakyan, si Wilson na kasalukuyang nakatago sa trunk ay nagsimula ng gumapang palabas ng trunk papunta sa backseat at binaril si Ronald. Noong 5:44 a.m., tinawagan ni Wilson si John para sabihin sa kanya na nagawa na niyang patayin si Ronald. Pagkatapos, bumaba na siya ng sasakyan at naglakad pa uwi. Matapos ang salaysay ni Wilson, siya at si John ay inaresto at kinasuhan ng murder at kalaunan, inaresto rin si Vilma. Dahil sa mga salaysay ni Wilson, nakakuha ng search warrant ang mga pulis para sa bahay nito. Sa loob, nakakita sila ng ekstrang magazine para sa Makarov, mga bala at isang gray na sweatshirt na suot ni Wilson noong March 18, 2005. Sa paglilitis, umamin si Wilson ng salang first degree murder. Samantala, si John naman ay nahatulan din ng first degree murder dahil sa pagbibigay ng baril at pag-utos na patayin si Ronald. Kaya ang dalawa ay sinentensyahan ng 25 taon na pagkakakulong sa bilangguan. Si Vilma naman ay nahatulan naman ng first degree murder dahil sa pakipagtulungan kina John at Wilson. Kaya siya ay sinentensyahan ng 22 taon na pagkakakulong. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Ronald Allen Whitehead. Ako po si G. Maraming salamat.